sa channel na to. Huwag kalimutang mag-subscribe at isama nyo na rin po ang notification bell para updated kayo sa mga bagong videos ko. Maraming salamat po mga idol! Muling magbabalik si Jerwin Pretty Boy Ancajas sa boxing ring para depensahan ang IBF belt nito ng pang-siyam na beses sa April 10 sa Mohegan Sun Casino, Connecticut at ipapalabas ng Showtime. Paglilinaw ni Sean Gibbons, MP President, na patuloy na ang negosasyon kung saang TV channel sa Pilipinas maaaring mapanood ang nasabing laban. Okay, the fight is taking place April 10th at Mohegan Sun Casino in Connecticut. Ito ang pang-siyam na beses na didepensahan ng ating pambato ang IBF Junior Bantamweight title. At kung ating babalikan nga ay 2019 pa ang huling laban ni Ancajas nang dumayo ito sa bansang Mexico para depensahan ng IBF belt kontra kay Miguel Gonzalez na dating may kartadang 31 wins, 8 via KOs at 2 losses. Nagwagi si Ancajas sa labang yon at nabigo ang batang Chile. Panalo si Ancajas via TKO sa round 6 at napanatili sa kanya ang IBF belt. Matatandaang November 2019 pa sana magtatagpo ang dalawa. Subalit nagkaproblema sa visa at usaping medikal si Rodriguez kaya nakansila ang laban. At sa darating nga na April 10 ay muling susubukang baklasan ng IBF belt ni Jonathan Javier Rodriguez ang ating pambato na si Jerwin Ancajas sa Amerika. May husay din ang boksingerong ito. Makikita naman sa kartada niyang 22 wins, 16 via KOs at 1 loss kagaya ng ating pambato na si Jerwin Ancajas. Hindi din dapat magpakampante si Ancajas dahil sa 6 na nakaraang laban ni Rodriguez ay 5 dito ay naipanalo niya ng via KO at TKO. May kabigatan din ang kamao ni Rodriguez dahil sa KO percentage to na umaabot ng 69.57% habang si Jerwin Ancajas naman ay may 62.86% KO percentage. Napabalita din noon ang laban ni Rodriguez kontra sa top contender din sa super flyweight division na si Felipe Orcuta. TKO ang inabot ni Felipe. Napabalita din na nakomato si Orcuta dahil sa ibang klaseng suntok na natamo mula kay Rodriguez. Pahayag naman ng ating pambato, I'm excited. I've been training continuously from Dipolog, then Magallanes, Cavite, and finally here in Los Angeles. So the fight date hardly concerns me. Yan nga po ang sabi ni Ancajas. Dagdag pa ni Ancajas, right now I'll put myself at 90% ready. Samantala maganda nga ang kinalabasan ng sparring sessions ni Ancajas sa Wildcard Gym. Noong March 12, maganda ang ipinakitang performance ni Ancajas at ang sparring ay tumagal ng 8 rounds. Paglilinaw nga ng coach ni Ancajas na si Coach Juben Jimenez na nagmula si Ancajas sa 135 pounds. At ngayon nga ay napababa na ito ng 125. Magandang indikasyon to dahil madali na nilang maaabot ang limit weight na 115 pounds. Magtagumpay kaya si Ancajas na depensahan ng IBF belt nito kontra kay Rodriguez? Komento nyo lang po sa ibaba at ating pag-usapan. Maraming salamat po sa panonood.